Naganap ngunit hindi maipatigil ang pagbabayad ng mamamayan sa mga mahihirap upang humalili sa kanila sa pagsasagawa ng sapilitang tungkuling pangmilitar. Sa Hilaga, may mga kalalakihang itinutuloy ang pagiging kahalili bilang hanap buhay. Sila ay kinilala bilang mga kahaliling kawal mula sa Sir John Chronicles. Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat 75. Ibigay niyo ang lahat at sikaping huwag mamatay. Nangangatog sa takot ang isang to. Natatakot ka ba? Mamatay? Opo. Kailangan sukdulan ang takot mo upang makapatay ka ng iba. Kusang darating ang tapang pagkatapos. Naiintindihan mo ba, bata? Ang katakutan mo ang mamatay bago matapos ito tulad ng iyong ama. O ang mga kapatid mo ang papalit sa iyo't susunod na mamamatay. Tatandaan ko po. Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat 75. Ito. Dugo ni Jurchen yan. Inumin mo nang di ka mapatay. Sige, lagog. Hey bata, huwag kang mag-alala. Hindi ganun kalupit ang tadhana upang kunin ang ama't kanyang anak. Niwala ka. Tumakas na, papatayin kita. Lumakad na tayo. Tawirin ang hangganan! Sakop natin yan! Magdiriwang tayo ngayong gabi! Yakad! Huwag makupad! Bilis! Bilis sabi! Natin. 24 lahat. Ipapadala na tayo sa Seoul sa susunod na taon. Yun ang gusto kong mangyari. Mga nanlilimas, nakakasuya. Hoy, dahil sa'yo namatay si Huangge. Pasensya na.
Ngunit hindi ko talaga kayang gawin ang... Saksakin mo. Gawin mo na. Kung hindi mo gagawin, pupugutan siya ng ulo maski buhay pa. Ito ang tinatawag na awa sa digmaan. Gawin mo na! Ang taong pinatay mo ay ang iyong sarili. Kalimutan mo na kung sino ka. Ang pangalan mo ngayon, ang naging buhay mo, kalimutan mo na yung lahat. Puro tawanan, wala namang pinuha sa digmaan. Hindi man lang nagalusan. Kung magdiwa, alam mo silang nakipaglaban eh. Talo tayo. Mga kahalili, magsipila! Ang kahalili ni Park ng Onji! Narito! Kahalili ni Jung Duyi! Kahalili ni Jung Duyi! Nasa na? Ikaw yun. Hoy, ako pala. Ilang ulit na akong humalili sa isang yun. Hanggang ngayon, naliligtaan ko pa rin ang pangalan niya. Kaliwa! Nam Tedong ng Pyeongdal! Ano, tumakas ba, ha? Nasaan na ang humalili kay Nam? Patay na po! Sabihan ng kaanak niyang magpadalaga ng kapalit, ha? O ibalikan sa lapeng natanggap nila. Konting respeto naman po sa pumanaw naming kasamahan. Sandali nga, anong patay ang pinagsasasabi mo riyan? Ayon sa tala ang hawak namin dito, buhay na buhay si Nam na taga Pyeongdal. Baka nakakalimutan niyo ang usapan. Wala sa inyo ang patay o buhay hanggat hindi natatapos ang digmaan. Inaasahan ninyong magbuwis ng kanyang buhay ang isang tao para sa kakarampot na halaga. Ngunit kung pakitunguhan ninyo misto ng basura at walang silbi... Matapang ka, ha? Ito sa'yo! Ano ba naman? Tama na yan! Edi magbitiw ka kung ayaw na ganito! Tika! Tama na! Hoy, tigil niyan! Magpigil ka! Maraming iba ang nag-aasang makabilang sa hanay natin! Ngunit hindi na makatarungan ang turing sa amin dito. Huwag niyong kalimutan kung sinong nagpapakain sa inyo. Magsisilbi ang barbarong yan ayon sa napag-usapan. Ha? Hindi siya mapagkakatiwalaan. Kaya pa ba niya? Kung hindi ka susunod sa kasunduan, maski kabilang buhay, isusuka ka. Kaya sikapin ninyong huwag mamatay. Noong 1592, sinakop ng Japan ang Korea sa tulong ng 200 hukbo. Nilisan ng hari ng Korea ang kabisera at nagtungo sa Ming China matapos iluklok ang 18 taong gulang na si Guang He bilang prinsipeng tagapagmana. Sino kayo? Makawal kami. Naglakbay pa kami mula sa ilagang banda. Sinakop na hapon ng Pyongyang. Mabuti naman. Manatili kayo rito at maghintay. May iba pang utos ng kamahalan. Ang pangunahing tuon natin ay ang kaligtasan ng kamahalan sapagkat walang bansa kung walang hari upang pamunuan ito. Tama yun. Saan ay susulat ang iyong sinabi? Taong bayan ang bumubuo sa bansa. Kung walang sambayanan, walang bansa. Hindi dapat lisanin ang hari ang bayan! Hindi ako papayag mamatay sa kamay ng mga Hapon. China ang tanging lugar kung saan nararapat mamatay ang isang hari. Hihingi ako ng tulong. Mula sa emperador ng Ming, hindi ako mamamatay dito. Kamahalan, bakit hindi muna natin subukang kalabanin ang mga Hapon bago magpa siyang lumisan sa bansa? Hindi niyo maaaring iwan ang inyong nasasakupan ng ganun-ganun na lang! Tumigil ka! Huwag mong sigawan ang kamahalan! Nais mo pang pangunahan ang pasya ng ating hari! Tama siya. Sang-ayon ako sa kanyang sinabi. Hindi maaaring lahat magtungo sa Ming. Kailangan may maiwan dito upang pamunuan ang sambayanan. Ang siyang may iwan ay si Prinsipe Guang He. Matagal pa ba yan? Bilisan ninyo! Kamahalan, kamusta na po ang pakiramdam niyo ngayon? Nakainom na po ba kayo ng panlunas? Maski gaano karami ang inmen ko, wala na. Higit na makabubuti ang lason. Huwag ko kayo mag-isip ng ganyan. Kamahalan! Kamahalan! Bilang tagapagmana, siya ang inatasang magtanggol
sa sambayanan mula sa pananakot ng hapon. Ito ang kanyang pupuli bilang pinuno at tagapagligtas. Naging mabuting anak si Prinsipe Guanghe sa kanyang mga magulang at magiging mabuti siyang hari sa kanyang nasasakupan. Kamahalan, pakiusap! Huwag hunin yung ibigay ang ganito kabigat na pasanin. Magtutungo ka sa Gangke. Ibigay mo ang utos na ito kay General Shin. Tinitiya kong pagsisilbihan kanya bilang hari. Kayo'y magsasanib puwersa, lilikom ng kawal at sibilyan upang makabuo ng hukbong lalaban sa pananakop ng hapon. Ngunit ama, kahiba nga nang ipasa sa akin ang ganyang kalaking pananagutan. Paano ko magagawang bata pa ako, hindi ako handa sa ganyang bagay? Ano nang mangyayari sa ating bansa sakaling maging hari ang Prinsipe Guanghe? Hindi tayo sang-ayong maging tagapagmana siya. Una, kailangan niyang malampasan ang digmaan at makauwi ng buhay. Maraming maaaring mangyari sa kanya. Ang sino mang mananalo sa digmaan ang siyang maghahari. Mula ngayon, ikaw na ang hari ng ating bansa. Huwag ninyo silang tingnan. Alis na ang palangkin ng hari. Sapat ba ang tauhan upang bantayan ng tagapagmana? Tila walang patutunguhan ng layunin ito. Higit na marami ang kalaban ng ating tagapagmana. Ang mga nagsasabing mas mainam na lumikas ang hari, mananagot sila pagdating ng araw. Anong mangyayari sa akin? Sino sila? Kung wala kayo. Mga tagahilaga, inupahan upang makidigma. Makinig ang bawat isa! Ang mahal na hari ay tutungo sa China! Upang humingi ng lakas tao! Habang siya'y wala, ang tagapagmanang mumumuno sa sangay ng hukom! Sanay ng hukom? Anong kalokohan yan? Ang hari lang ang kailangan ng bayan! Hindi kailangan ng bagong mamumuno! Magsiayos na karanan! Magsitabi na! Mas magiging gawin. Kaya ba nating mabuhay kung tutuloy tayo sa Gangke ngayon? Swedel! Oh? Bumalik ka sa bayan natin. Pagkadaan nila, ipunin lahat ng pamilya natin at ilika sila. Saan po? Sundan niyo ang ruta ng hari. Yun lang ang kaligdasan nila. Saka tayo susunod matapos ang lahat ng to. Sige na, alis na. Opo. Mag-iingat ka! Tawo, watak na ang bansa. May pakialam ka ba sa paglilingkod? Tandaan mo, binayaran tayo upang gawin to. Inati pa ang pamumuno. Mga walang pinag-irala naman ang natira sa akin. Makinig kayo. Kayo ang nataas ang magbantay sa prinsipeng tagapagmana. Kailangan nyo siyang iatid sa Pyongyang.
kapag napinsala maski dulo ng buhok ng prinsipe, kamatay ng parusa sa bawat isa sa inyo. Malinaw? Naiintindihan namin, ngunit sa katunayan, sa susunod na buwan magtatapos ang pagiging kahaliling kawal namin. Uuwi kami sa aming mga kaanak. Ano? Alam mong kamatay ng parusa riyan. Hindi maaaring basta umalis. Nagbubuwis kami ng buhay sa tungkulin. Ngunit huwag niyo naman kaming ituring na alipin. Sinusuway mo ang batas ng militar at kamatayan ng parusa riyan. Tama na yan. Anong kaguluhan ito? Sa halip na nag-aaway kayo, ba't di magkaisa? Isang malaking pananagutan ng pamahalaan. Ang kinakaharap natin, pagdating sa Gangie, magkakaroon ng pagsusulit. Maaari kayong maging lehitimong kawal kung kaya ninyong pumana. Tanong po, maaari rin po ba kaming maging opisyal? Yan at ano pa mang naisin mo. Ang mahalaga, may pagkakataong kayong maging tunay na opisyal at hindi nakahalili ng kusino. Ikaw ang sarili mong amo! At ang balita ko, may tatlong kabang bigas ang bawat opisyal na tanong. Balita ko. Sige, lakad na! Sakaling may maiambag ka sa digmaan, isang alipin ang palalayain nila at marahil gawin pa nilang opisyal. Ito na ang pinakahihintay nating lahat. Maski ano sasabihin ng taong nalulunod, mag-ingat sa pagtitiwala. Subukan kaya niyang hindi tumupad. Ako mismo ang tutulak sa kanya sa espada ng abon. Isipin mo rin, paano kung hindi hapon ang kailangan nating katakutan? Di namin paglilingkuran ang haring tinalikuran ang kanyang nasasakupan. Ito ang isa sa kanyang mga anak. Nahuli namin siyang tumatakas. Alay namin sa inyo ang anak ng hari. Tapusin lang nating itong digmaan. Wala akong kinalaman sa lahat ng to. Ako man ang unang anak na lalaki, ang nakababatang kapatid ko ang tagapagmana. Hinati ng hari ang pumumuno sa bansa. Siya ang namumuno ngayon, siya ang nais nyo, hindi ako. Wala akong silbi sa inyo. Pakawalan na ninyo ako. Nabigong bihagi ng mga tauhan natin ang hari. Kaya malaking tagumpay sa atin ang makuha ang prinsipeng tagapagmana. Hindi natin kailangang magmadali. Hayaan niyong ang sambayanan ng Koreyang humuli sa kanya. Maganda. Hanapin ninyo ang tagapagmana. Tiyak na ikatutuwa ito ni General Hideyoshi. Naroon na tayo sa loob ng 10 araw. Higit na maigi kung hindi tayo aabot ng 10 araw. Higit na mainam kung mauuna tayo sa kalaban. Bantayang maigi ang kamahalan. Bakit ka nang tutulog? Mas mabuti pa ang pakikitungo niya sa watawat kaysa sa atin. Napakahalaga naman ang watawat na yan. At bakit kaya may dalawang dragon pa? Babae at lalaking dragon ang mga yan. Malungkot daw kasi kung walang kasama. Tingnan mo nga yan. Sa gulang niya, pinaliliguan pa rin siya ng mga utusan. Ikaw ba kung tatanungin kita? Pagsisilbihan mo ba ang ganyang hari? Magsisilbi? Hari ba yan? Magpapanggap siyang tagapagtanggol matapos sumuko ng kanyang ama. Wala tayong magagawa. Ngunit gagawin ko ang lahat kung mapabubuti niya ang kapalaran ko. Ayon sa tanyag na pilosopong si Mencius, kapag inalagaan ng isang pinuno ang kanyang nasasakupan tulad ng pag-aalaga niya sa kanyang anak,
sila'y susunod sa kanya tulad ng tupa sa kanilang pastol. Pagkaman pinipili ng ibang may-ari ng lupang magpadala ng alipin sa digmaan upang lumawig pa ang kanyang nasasakupan, higit na maiging tiyakin ng hari ang kapakanan ng nasasakupan upang higit pa siyang igalang. Ano ba naman to? Malalim na ang gabi, ngunit nag-aaral pa rin. Para saan naman kaya? Alam niyo, doon nakikita ko ang buwan, naalala ko ang mag-anak ko. Hindi ko maiwasang mag-alala. Paano na kaya sila? Huwag mong alalahanin ang mag-anak mo. Si Swedo lang bahala sa kanila. At sa tansya ko, hindi magtatagal ang digmaan at makakauwi rin tayo kagad. Ang sarili mo na lang ang alalahanin mo sa ngayon. Uy! Ano yun? Ano yun? May nagpapalutang mo. Tingnan niyo ang dulo ng pala, mapanganib ang sandata nila. Sungay ng hayop ang ginamit nilang pamana. Hindi ganun ang gamit ng hapon. Sadya nilang pinatamaan ang lugar nito mula sa malayo. Kung hindi ang mga hapon, sino ang gumawa? Hindi karaniwang tulisan. Kilos! Bilis! Kasalanan mo to. Dahil sa'yo nang wala lahat ng iniingatan kong aklat. Aklat? Maaari niyong palitan ng aklat. Ngunit iisa lamang ang buhay niyo, kamahalan. Higit na mahalaga sa buhay ko ang mga aklat na nawala! Makinig kayo, kamahalan. Nais lang na iligtas ang buhay ninyo. Maawa po kayo. Ay, sandali! Eh, ikaw! Nasaan ka kagabi nang mangyari ang lahat? Bakit mo hinayaang mangyari ito? Mabuti na lamang at walang masamang nangyari sa kamahalan! Patawad sa pagkakamali ko. Aalamin ko po kung sinong lumusok. Para saan pa? Kamahalan, ipagpapatuloy pa po ba natin ang paglalakbay? Kalahati sa mga tauhan ay namatay o tumakas na. Mahalaga ito, kamahalan! Tayo'y tila isda sa patag na lupa. Mas maiging sa bundok tayo dumaan. Wala kang karapatang sumabat sa usapan. Mapubuhat bang palangkin sa bundok? Masukal doon kung kaya't ligtas. Ano ka? Paglana ka rin mang tagapagmana? Tama na yan. Kailangan tukuyin ng nakatataas kung ano ang gagawin. At isang tao lamang ang nararapat magpasya. Ang pasya niyo ang masusunod, kamahalan. Akyat tayo sa bundok. Sakaling mag-abala sila, papatayin silang lahat.
buhat! Ayusin nyo naman! Ganan! Patay mo ang kabila! Abay ba ito rito? Huwag mo tapakan! Hindi pantay rito. Bilis naman! Sandali lang, sandali! Aray! Aray! May natapakan ako. Bigat! Bilisan nyo! Diretso lang! Buhat! Ako na nga yan! Aray! Teka, ingat! Palitan ng isang doon! Pakiramdam ko mamamatay tayo kabubuhat ng palangkin bago pa tayo mahuli ng mga hapon eh. Ilang araw na tayong pinag-iinitan ng pinuno dahil sa wala. Minsan pa niyang ulitin at tiyak na magsisisi siya. Huminahon ka! Magpatuloy lang maski madurog pa tayo ng palangkin. Pagdating natin sa patutunguhan, tuto pa rin pa kaya nila ang pangako nila sa atin? Kailangan ng kawal sa digmaan. Kung papatayin nila tayo, sila ang lalaban. Pagbubutihin ko sa pagsusulit na ibibigay nila. At nang mabago ko na ang kapalaran ko pagkat sawang-sawa na akong magbuhis ng buhay kapalit ng salapi. Nag-iisip ka ba? O wala kang muwang? Naniniwala ka sa sinabi ng mga mayayamang yan? Oy, Barbaro, manahimik ka nga't ayusin mong paggawa ng apoy. Sumama kayo sa akin patungong Jurchen. Yun ang pinakamabisang paraan upang bumuti ang kapalaran nyo. Hindi. Sa mga hapon na lang kaya. Ikatutuwa pa nilang makuha ang prinsipe. Habang buhay na lang ba kayong magiging kalili? Anong sinabi mo? Wala kang niya! Tama na, ano ba? Ano na? Ano ba? Magkulos ka nga kayong lahat! Patay tayong lahat kung masakop ng hapon ang bansa. Ano man ang mangyari, huling misyon na natin to. Kaya magsitigil na kayo't matulog! Tulog na tayo. Sabihin niyo sa akin, malalampasan ba natin ito? Nag-aalala ako sa mangyayari. Mahirap ang kinakaharap ninyo. Ngunit kailangan niyo pa rin maging matatag. Hindi ko mawari ang nais ng aking ama. Hindi nga niya ako gaanong pinapansin. Okay. Kung walang digmaan, magiging tagapagmana ba ako? Ang mga aklat na yun ng pag-aasa ko, wala akong kaalam-alam sa digmaan. Nawawala na ako ng pag-asa. Kamahalan, huwag kayong mabahala sa mangyayari. Nais kong magtagumpay nang matuwa ang aking ama. Sige! Mag-ingat sa bawat takbang! Huwag niyong bibitawan ng palangkin! Madulas dito! Bakit ang puti? Magbuhat naman kayo! Sige, parang diyan! Hindi tayo maaaring magpatuloy ng ganito. Ayusin mo. Ikaw ang may sabing mas maiging sa bundok tayo dumaan. Paano sila napadpad dito? Ginagawa nilang tungkulin ng iba. Di ba't labag sa batas ang ginagawa nila? Magsitayo na kayo. Ihanda na ang palangkin. Alis na tayo. Ay, ito na naman. Bumuhat na naman tayo. Tayo na sabi! Tayo na tayo! Di nyo ba narinig? Tatayo na. Ano ka mo?
Hoy, magsikilos na kayo! Magbubuhat na naman tayo! Ano ginagawa niya? Hoy! Ano ka ba? Bakit mo tinunak ang palangkin? Ikaw, alam mo ba ang ginawa mong pinagtaksilan mo ang kamahalan? Paano kung nasa loob siya ng palangkin? Ubusin niyo man ang tauhan ko, ganun pa rin na magiging kapalaran ng bansang ito. Ang pahirapan ang nasasakupan, yun ang tunay na kataksilan. Kung lagi siyang nasa loob ng kahong yun, paano niya ipagtatanggol ang bansa? Manahimik ka. Sino sa tingin mo ang pinangangaralan mo, ha? Makinig ka! Ibaba mo ang iyong espada ngayon din! Nasa harapan ka ng ating tagapagmana! Wag! Dito ka lang! Wag ka makialam! Wag na, Gokso! Kayo, dyan lang kayo lahat! Gokso! Tigil mo yan. Tama na. Kamahalan, huwag kayong makinig sa salita ng mababang uri. Walang mataas o mababa kung katwiran ng pag-uusapan. Isa pa, mainit sa loob nun. Malog at hindi maginawa. Nahihilo lang ako. Sayang lang ang pagod. Buti tinapon niya. Mahaba pang lalakbayin. Umalis na tayo. Ngayon lang siya nag-isip. Buhatin niyo na yan! Sana prinsipe, ituturo ko ang daan. Hindi niya alam kung sino ang lumusob. Nakalayo na ba ang mga tauhan ni Konishi? Natagpuan nito sa lugar, hindi sa atin. Kung gayon, sino kaya sila? Marahil mga katutubong magnanakaw. Natin ang buhay ang prinsipe. Lakad! Sabihan ang himpilan. Magtagpo sa gangye.
dun sa harapan natin. Maghapon ko lang din nakikita ang Barbaro, ah. Kayo, marahil nakain na ng lobo yon, ano? Walang makakagat ang lobo sa kanya. Isa pa, napakabaho niya. Ano yun? May naririnig ka bang iba? Nais niyong tabasin ang kalaban, tingnan niyo muna siya. Saka niyo tagpasin! Ang buhay mo'y nakasalalay sa isang iglap.
maraming lobo! Sa ganitong lugar, kamahalan! Totoo ba yan? Oo! May sumusunod sa akin kanina, naaamoy niya ang dugo ko. Ngunit kung gagawin mo to, hindi ka na nila maaamoy pa. Talaga bang may nasipatan kang lobo? Oo naman. Nasundan niya hanggang kinaroroonan ko ngayon. Muntik pa nga akong patayin. Ahon na ako. Natatakot ako sa tubig. Paano ka napunta dito sa gitna kung takot ka naman pala sa tubig? Marahil nahihigitan ng takot ko sa lobo. Sa gitna ng takot, dun lalabas ang angking tapang. Ang turo ng mga aklat, huwag labanan ang kaaway kung ito'y nakasandal na sa gilid ng bangin. Tila wala akong ganun. Bangin mo sasandalan. Ngunit ikaw, tila wala kang anumang kinatatakutan. Kimpalbo, Hongmansi, Yibyongsam. Mababawi namin ang tunay na pangalan pagkatapos naming mamatay. Maski maraming beses ko nang naranasan, hindi pa rin ako sanay at ito ang kinatatakutan ko. Ang makitang mamatay, ang kapwa ko kahalili. Paano nila tayo nasundan sa ganito kalayo? Sa gitna ng kagubatan na tayo naglalakbay! May maniniktik sa pangkat natin. Pangasang iyong pahayag, hindi natin niya matitiyak. Ah, sabihin mo, paano mo nasabing may maniniktik? May nakita kang kakaiba? Narito pa ang barbaro. Akala ko tumakas na siya. Anong nakita mo? Gaya ng sinabi mo, sumunod ako mula sa malayo. At may isang lumayo sa pangkat niyo at nagtali ng tela sa sanga ng puno. Lumapit ako upang makita kung sinong nagtali. Ngunit bakas ng paa na lang ang aking nakita. Kaya, sinundan ko. At nakita ko ang pamaypay na ito. Pagtataksil. Laban sa mana, ang pangkat ng iba. Nang prinsipe Sinsyo, siya sana ang tagapagmana kundi sa kanya. Ano pa? Mag-iingat ka sa mga salita mo. Magsabi ka, sino? Ang mga tauhan ba ng hari? Sila ba ang nag-uto sa iyong gawin yon? O mga tauhan ni Prinsipe Imhe? Si Imhe ba ang nasa likod ng lahat ng ito? Sumagot ka! Ano? Magsalita ka! Walang sinaman sa hukom. Ang nais magtagumpay ang prinsipe. Pakitang tao lamang. Lahat sila kabilang ng mahal na hari. Pangahas! Nagsasalita ka laban sa hari! Nahihibang ka na ba? Pinararatangan mo ang mahal na hari! Nais niya akong mabigo? Ano ang dahilan niya? Kilala mo ba ang iyong ina? Bago siya nawala. Hindi ko siya nakilala. Kilala ko siya. Isa siyang utusan sa kusina na tipuan ng hari. Naging babae siya ng hari. At isinilang kayong dalawa ni Prinsipe Imhe. Di kinalaunan pinagsawaan siya ng hari.
At nang mamatay siya sa iyong pagsira... Manahimik ka! Ituloy mo. Sa tuwing makikita ka ng hari, nakikita niya ang sarili niya. Ano? Isa ring anak sa labas ang ating hari. Hindi niya nais na isang tulad niyang anak sa labas ang halili sa kanya sa pagiging hari ng bansa. Isang paslit na hindi panganay. Sino ka upang pagsalitaan ng ganyan ang prinsipe? Parusahan siya! Putulin ang kanyang tila. Kung kinakailangan, kilos! Mas malaman ang totoo. Ngunit kailangan. Kailangan nating malaman! Sige pa! Magsabi ka ng totoo! Sino ang ayos pumatay sa kamahalan? Magsasalita na ako! Sasabihin ko ng katotohanan. Sino? Napag-utusan lamang po ako. Ang nag-utos nito sa akin ay sinabi ko na hindi ko gusto marinig! Kaanibang mga taong ito. Wala rito ang prinsipeng tagapagmana. Ilang araw na mga bangkay? Wala pa pong isang araw. Mahabol pa sila. Halika na. Anong gagawin sa isang ito? Mawa kayo. Mawa kayo. Dito! Bakit pamahalaga ang angkan at lipi sa ganitong panahon? Sabihin nyo nga. Mas pinahahalagahan nila ang tugong lalason sa bayan. Marahil nga. Maiipit ba ang pangkat natin sa gitna ng labanan? Sakaling mapapahamak ang prinsipe, tsaka hindi na tayo sisikatan ng araw. Ayos ka lang? Tayo nyo siya. Ito naman. Tayo nyo. Dahan-dahan lang. Halika na. Ayan. Kapit lang. Sige lang. Sige. O, dahan-dahan lang. Pahinga ka. Ayan na natin dito. Ano? Dapat hindi na tayo sumama rito eh. Lutasin nilang sarili nilang gulo. Ikamamatay mo yung pag-iisip mo ng ganyan. Ayos lang sa akin ang makipaglaban ng mga hapon. Ngunit halos mamatay tayo kalalaban sa mga sibilyan kanina. Nais mo ng bagong kapalaran. Hindi madali yun. Wala na akong pakialam sa kapalaran yan. Hindi pagkakataon ang ibinigay nila sa atin, ikakamatay natin ito. Nais mong talikuran na lang ito? Paano ang ibang taong kasama natin? Sandali. Nakipagkasundo ka na ba sa kanila? Ano? Pinangakuan ka ba ng magandang buhay ng prinsipe? Sakaling makalabas ka rito ng buhay? Ano ba kayo? Sandali, tama na yan. Magsitigil na kayo! Iniwan mo kami sa laban. Wala nang halagang kapatiran sa'yo! Tama na, sabi! Tama na kayo! Nakipag-away! Huminahon ka lang! Tama na! Hindi na ikaw ang kapatid na ikinagalan ko! Nagbago ka na! Hinaw ka! Anong akala mo? Nais naming maging ganito?
Tila baliwala na kami sa'yo. Sandali. Sa simula pa lang, alam mo na ang pinapasok mo. Ngayong nahihirapan ka na, ayaw mo nang tumuloy. Sino nagbago? Hindi na niya kayang sumabay. Nais niya magpatuloy tayo nang wala siya. Kakayanin mo ito. Isa pa, nalampasan na natin ang impyerno. Sabay tayong uwi. Kamahalan, magpakatatagpo kayo. Ikit na nasasaktan ang puso ko. Hindi sana namatay sina. Nais niyo pa kaming gawing magnanakaw ng pag-aari ng iba? Hindi dapat tayo tumungo sa bundok. Mamamatay tayo sa gutom dahil sa'yo. Nariyan ang malaking bato upang sandalan at hindi talunin. Ang iyong ama sa China, ikaw naman sa bangin. Tila nasa lahi ninyo ang pagtakas, no? Hindi ako nararapat maging hari. Hindi ko ninais. Hindi itong buhay na pinangarap ko. Bakit mo pinagtiyaga ang bitbitin at arali ng mga aklat kung gayon? Ang sabi mo pa sa akin, higit na mahalaga sa buhay mo ang mga aklat na yon. Ginawa akong tagapagmana upang gawin akong alay na masusunog sa pugon sa halip na aking ama. Isang anak na pinabayaan ng ama na naisin ko pang mabuhay. Hindi ako magiging hari maski ano pa ang gawin ko. Kung mawawala ako, mawawala ang pagdurusa ng mga tao. Sana sa susunod na buhay, isilang ako sa isang payak at karaniwang pamilya. Iisa lamang ang buhay ng tao.
Tukso! Nagbalik ka! Tumanaw ng matanda. Alam mong hindi na siya magtatagal. Inilibig mo ba siya? Napaisip ako habang naghuhukay. Ano na kaya ang susunod na mangyayari sa buhay ko? Nang biglang may mukhang sumagi sa isip ko. Goksu! Tumingil ka! Bakit? Sarili nga niyang ama, pinabayaan siya eh. Siya na mismo ang nagsabing hindi siya magiging hari. Higit na makabubuti kung papanig tayo sa mga hapon. Ibaba mo yan! Nais mo bang mamatay tayong lahat? Pumanig tayo sa mga hapon. Hmm? Kung sasaktan mo ako, kaaway ka. Kung tutulong ka, magkaibigan tayo. Sawang-sawa na ako sa bansang ito. Tingnan mo nga. Impyerno ang bawat sulok. Nais ko na ng pagbabago. Sige, laslasin mo na ang liig niya. Huwag mo nang patagalin. Tapos papatayin ko silang lahat at saka ako sasama sa'yo. Napiyas ng mga hapon upang mabilang ang mga napatay nila. Ang ibig sabihin ba niyan, umabot na sila hanggang dito? Taka sa mga taong ito! Takot ako. Labas na dyan. Nakakawal sila. Labas na dyan. Sige na, labas. Okay, matakot. Bahagihan nyo kami ng pagkain nyo. Kukunin nyo pa ba ang tanging natitira sa amin? Wala po kayong karapatan sa pagkain namin. Kahit mayaman kayo. Tama ho siya. Hindi maaari. Kailangan mabuhay upang iligtas ang bansa. Oh!
Tigil kayo ngayon din. Sa kakulangan natin, nakuhang sakupin ang kalaban ng ating bansa. At ang mga taong to, nawala ng tahanan. Ngayon, nais ninyong kunin pa ang kakarampot na pagkain na titira sa kanila? Dagdagan mo pa. Oh, sarap. Pahingi. Pahingi nga. Ang init. Sarap. Hindi natin makakain. Ang hanap buhay niyo bilang kahaliling kawal? Balita ko mahirap yun. Nagawa ko na rin yan noon. Inubahan ako ng anak ng hukom sa amin. Mayaman o mahirap ang umupa sa'yo, magkatulad ng gawain nyo. Wang Chun, naiingit ka ba sa umupa sa kanya? Ganun nga. Kapatid na Goksu, aliwin mo naman kami kahit isang awitin lang. Oo! Sa ganda't lamig ng kanyang boses, yung nanay niyang ulyan, inaalala ang buong pagkataon na marinig siyang umawit. Ay, bulag ka ba? Mukha bang kakayanin ko ang pang-awit ngayon? Ay, sige na. Ayaw pa kunwarin. Ang isang awitin, kaya nitong ibsa ng lungkot. Nung nasa palasyo pa ako, may umaawit tuwing ako'y malungkot. Umawit ka na. Goksu, ipagkakait mo bang muli ang hiling ko sa'yo? Ay, hindi ko kamahalan. Pero, umaawit lang ako kung nakainom po. Ito, may sagot ako riyan. Sa'yo lang ang mayroon ako. Naway mabawasan ang kanilang pasanin. Naroon sengang nun durul al suwo kunnahe seya nomu uji jitjirul maroran al 또 지척에다가 정든이 두고 마음이 싱숭상숭살란거니 너마저 내 창천에 와서
na sakaling makaharap ko ang hari, hindi ako magdadalawang isip na laslasin ang kanyang leeg. Ang mga nakatira sa may hangganan, inilikas lang sila doon ng pamahalaan. Wala kang magagawa kapag iniutos nila. Hindi nila kami hinahayaang makapasa. Maski unang bahagi ng pagsusulit, hindi pa man nakakasali, bagsak na. Hindi na kami nagprosige. Ang pagiging kahalili ang tanging paraan upang mapakain ang pamilya. Hindi mo na itatanong, ngunit ang aking ina ay dating batikang nagdadalamhati, umiiyak sa lamay upang kumita. Noong ipinadala ko sa palasyo sa gulong na 12 taon, buong gabi akong umiyak sa higaan. Ngunit ngayon, tanggap ko na ang kapalaran ko, ang mamuhay sa loob ng mga haligi ng palasyo habang buhay, hindi na mabigat sa kalooban. Yangsa, gaano pa kalayo? Sa dulo lang ng kapatagan. Sa aking pagtaya, mga kalahating oras. Mabuti naman. Pagdating natin dun, kakalap tayo na makakasabi. Eh, ang pagsusulit, militar. Nice mo makita. Oo. Mahirap ba ang pagsusulit pang militar? Mahusay ka naman eh. Kayang-kaya mo na yun. Malay natin, hindi ba? May maganda may dudulot to. Sana maging katulad ko kayo balang araw. Ano nangyari? Thank you.
Si Tao ba yun? Nagpakahirap tayong marating ito. Ano nang gagawin natin ngayon? Paano ang pagsusulit? Hindi ko mawari kung anong nangyari dito. Kawawa naman. Wala na ang lahat. Umuwi na lang kaya tayo. Hindi ganun kadali ang nais mong umuwi. Alam mo yan. Marami pa tayong kailangan gawin. Si Shwedol ba ito? Shwedol? Shwedol! Si Shwedol ito. Mukhang nangihina. Maayos pa ang pakiramdam mo. Kinailangan naming tumawid sa ilog. Sinunog nilang mga bangka. Upang pigilan ang mga kalaban? Oh. Ngunit bago pa man kami makatawid lahat. Nasaan na sila ngayon? Bumalik sa bundok upang magtago sa kuweba. At naisip mong bumalik dito upang balitaan lang kami? Ganon? Sabihin mo, ligtas ba ang mga kaanak namin? Ang akin yun ah. May ibang sinubukan tumawid gamit ang balsa. Mahina pagkakagawa kaya may mga nahulog sa tubig. Isa na ang iyong ina. Patangan. Tawarin mo. Nakahiyop silang lahat. Gokso! 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 Kamahalan, kailangan na nating umalis. Magagawa ko bang suwayin ang utos ng hari? Kamahalan, nagpatawag kami ng tulong sa mga nais magkusa. Sabihan si General Shino pang umisip ng bagong pag-adya. Hindi maaaring puro magbubukid ang magtatanggol sa atin. Kamahalan, hindi natin alam ang kinaroroonan niya. Magpasabi na lang tayo at umalis. Wala nang dahilan upang manatili rito. Higit na mapanganib kung hahanapin ba natin siya upang makipag-usap. Kamahalan, sige na! Kailangan na po namin kayong iwanan. Hindi maaari. Walang aalis. Mananatili kayo tiyaking makakaalis kami rito ng ligtas. Ano pang nais yung hilingin sa amin? Huwag mong sigawan. Hindi naman eh. Nasaan ang pagsusulit? Tumahimik ka na. Huwag na silang pigilan. Naglingkod sila. Tayong hindi tumupad sa usapan. Malaya na kayong gawin ang inyong nais. Makakalis na kayo. Patawad ka, mahalan. Wala kang nagawang mali. Naglingkod kayo. Kami na ang bahala mula rito. Kamahalan, marapat na ibalik ko sa inyo ang bandila.
lang na sumama sa akin. Maging barbarong katulad ko. Biro lang. O siya, dito na ako lalakad, ha? Tila hibang. Bilisan ninyo! Malayo pa tayo! Hindi maganda ito. Tila patungo sila sa gangge. Walang kamalay-malay ang mga naiwan dun. Ano sasabihan ba natin sila? Magpakalika sila? Paano naman natin gagawin yan? Ikaw, balikan mo sila. Bahala na sila. Magpatuloy na tayo sa paglalakbay. Halika na. Bilisan ninyo. Kailangan ko silang balikan sa gangge. Oo! Nawawala ka na ba sa sarili mo? Naiintindihan ko. Ngunit hindi mo sila kailangan balikan pa. Tapos na ang pananagutan natin. Makad na kayo. Kaya ko naman mag-isa. Oo! Isipin mo na lamang ang iyong pamilya! Sapat na ang paglilingkod mo sa prinsipe! Ano ang maidudulot ng pag-uwi ko sa kanila? Magiging pabigat pa ako. Mamamatay yung mga nasa gangge kung hindi sila sasabihan. Lahat sila. Anong pakialam ko? Anong magagawa ng pagbalik mo? Ha? Di ko nailigtas ang sarili kong ina. Nang dahil sa kanila, di ba? Ba't mo pa sila tutulungan? Ha? Anong saysay ng pagtulong mo? Sabihin mo ano! Malay natin. Maging mabuting hari ang prinsipe balang araw. Walang katiyakan sa sinabi mo! Sali lang! Sino man ang maging hari ng bansa, hindi niya mababago ang buhay na meron tayo. Hindi ba't yan ang lagi mo sinasabi? Paano na lang kami sakaling madakip ka ng mga kalaban habang pabalik ka sa gangge? Tapos na ang pagiging kahalili nyo. Magsiuwi na kayo! Oh, kapatid! Hey, ako! Hoy, ano sinagawa mo? Gokso! Hoy! Gokso! Tigilan mo yan! Gokso! Ano ba ang utos ng hari? Sapagkat magulo ang naging pamamagitan ng hukbong Ming, kailangan ninyong bumalik upang saklolohan ang kanilang mga pinuno. Kailangan kong bumalik? Ngunit paano na ang ganggi? Walang nabanggit ang hari ukol dyan. Ang tanging sabi niya dapat yung unahan doon ang hukbong Ming. Kailangan niyo na hong lumisan. Sa ikabubuti ito ng lahat. Narinig ninyo, tayo'y pinahihintulutan ng umalis. Akalain mo, ligtas na tayo. Umaasa akong wala nang gulong naghihintay sa atin sa daan. Walang mawawala kung aasa.
Sasabihin nilang iniwan sila ng prinsipeng tagapagmana. Tulad ng ginawa ng kanyang ama. Okay. Sino siya? Anong ginagawa niya rito? Siya yung kanina, di ba? Bigyan daan ng ginawa. Patungo sa lugar na ito ang kalaban. Kalaban? Kalaban? Ayoko pa, mama. Mamatay ba tayo? Opo. Kamahalan. Kalaban. Inutusan tayong umalis ng hari. Kailangan natin sundin ang utos ng iyong ama, kamahalan. Gagawin natin. Hindi man tayo lumaban. Kailangan tulungan lumikas sa mga taong bayan. Napakarami nila upang ilikas, kamahalan. Hindi nyo ba naiintindihan? Kailangan pumayag muna ang dinastiyang Ming bago kayo ihirang bilang prinsipeng tagapagmana ng bansa. Kailangan pagkatiwalaan kanila bago nyo sila mapapayag. Kamahalan, isipin ninyo kaming nagbubuwis ng buhay. Kami tapat niyong tagapaglingkod sa inyo. Nakasalalay ang buhay naming lahat. Saan? Natatakot ako. May lugar kung saan maaaring ilikas sa mga tao. Saan ito? Kutang maaaring pagtaguan pansamantala. Sa bundok malapit dito. Ligtas pa sa lahat. May bangin. Sa likod ng kutang ito. Maaaring matyaga ng kalaban mula roon. Sa utos. Hindi namin hahayaang ikaw lang ang sumagip sa magiging hari. May sinama nga pala kami mga monghe. Kamahalan, nag-aanap daw kayo ng mga kasapi. Kami inyong lingkod. Si Goksu. Bumukod. Ano yun? Pagtago tayo! Naku! Tago kayo kami! Malapit lang sila!
pangalan. Wala na tayong magagawa. Gaano ka bang hindi matatakasan ang nalapit mong kamatayan? Angkop na handog sa pagdating ng tagapagmana. Wala na ang anak ko. Kamahalan, ngayon na ilikas na natin ang lahat ng mga taong bayan. Panahon na upang umalis. Mamaya sa kalaliman ng gabi, may bangkang naghihintay sa atin sa Pampang. Alam ba ninyong nagsanay akong gumamit ng pana? Ngunit wala akong pinatama ang tao ni Minsan. Kamahalan, bakit niyo ginagawa ito? Sapat na ang tulong niyo. Kung susuway kayo sa utos, katapusan na nating lahat. Isipin naman ninyo ang nakakarami. Bilang isang pinuno, hindi maaaring magpadaig sa pansariling damdamin. At saan mo nakuha ang kasabihang yan? Sa ang aklat na isulat na hindi mahalaga ang buhay at damdamin ng tao. Ano? Iniwan ng hari ang kanyang bayan sa isang iglap! Tulad ng pag-iwan niya sa kanyang anak. Hindi na mapabago yun. Ngunit anak ka pa rin ng iyong ama at kailangan mong sumunod sa kanyang utos. Nais mo pa siyang ipahiya sa buong bansa upang maipakita lang na marangal ka. Sumunod ka sa utos tulad ng isang ulirang anak. Hindi nyo kailangan ipaglaban ang hindi nasasakupan! Gaano ba kahirap sumunod sa utos? Ipaglalaban ko ang mga tao. Maski ikang matay ko pa, hindi ako ang aking ama. Handa ako magbuwis ng aking buhay. Kung kailangan, walang sino mang makapipigil sa akin. Kamahalan. Kamahalan ng bawat isa sa atin na may kanya-kanyang tungkulin. Pakikidigma ang tungkulin namin. Tungkulin ko rin yan. Sapagkat wala naman tayong pinagkaiba. Tulad nyo. Ako ang kahalili ng aking ama sa digmaang ito. Ngunit, bakit kailangan lumaban para sa iba gayong iisa lamang ang buhay na ibinigay sa atin? Hindi maaaring manatiling ganito. Simula ngayon, sariling buhay ang ipaglalaban natin. Sumabak sa digmaan?
Tatawag na ba ng karagdagang tulong sa itas? Hindi na kailangan yan. Kakaunti sila at kulang sa pagsasanay. Tiyak na matatalo natin sila. Kusang lumapit ang taong ito mula sa kampo ng prinsipe. Ano? Hindi ba't sinabi ko mga Koreano ang maghahatid ng prinsipe sa atin? Buksan ninyo ang lagusan at dadalhin ko sa inyong prinsipe. Huwag lang niyong saktan ng mga kasama ko. Maghanda upang lumaban. Papa! Maghanda upang lumaban! Apo! Thank you.
Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat 75. Ito na lang ang natira. Makinig kayong lahat! Sino yun? Hindi pa ba tapos? Makinig kayo! Makinig daw tayo! Sino kaya yun? Ilabas ninyo ang prinsipeng tagapagmana! At nang pakawalan na nila ang mga taong ito! Si Guksu yun ah! Kung hindi susuko ang prinsipe, sasakupin nila ang kuta at papatayin kayong lahat sa loob. Walang matitira! Nabalitaan ko ang nangyari sa kanya. Hihintayin niyo pa bang mangyari yun? Nawalan siya ng ina. Prinsipe, sumuko ka na ngayon! Mawa kayo! Kumahalan niya! Hoy! Namamatay na ang mga walang sala dahil sa inyo! Ilabas nyo na ang prinsipe ngayon! Nais nyo bang mamatay ng parang aso? Kailangang may managot sa pagkasira ng ating bansa! Lumabas ka na! Ah! Hayaan na lang ninyong mamatay ang mga taong walang kamalay-malay! Tawo! Ano bang nangyayari sa'yo? Diyosong! Labas na! So, anong ginagawa ninyo riyan? Nagbubuwis kayo ng buhay para sa bansang wala namang naibigay sa inyo! Koksu, bakit ka nagkaganyan? Pinalalala mo ang lagay natin. Wala na kayong tatakbuhan pa! Katapusan na ng bansang ito! Walang anumang dangal sa gusto niyong mangyari! Koksu! Hindi tayo mamamatay! Makakaalis tayo dito ng buhay! Wala akong samahan ng loob sa'yo! Malalaman ng iba pang kahalili ang tungkol sa prinsipe at dadagsa sila dito upang makipagkaisa sa atin! Naaalala mo ba? Ang panahong sinalakay tayo ng mga Churchin at sangbuwan tayong nagtago? Halos kumain na tayo ng mga bangkay. Walang sumaglolo sa atin. Walang pinagkaiba ito. Mamili kayong lahat. Ang unti-unting mamatay sa gutom o mapatay ng mga kalaban. Oo. Hindi ko ito ginawa upang iligtas ang sarili ko. Kamahalan! Sumuko na kayo, nakikiusap ako! Iligtas ninyo ang taong bayan! Pakiusap! Pakiusap! Sumuko na kayo! Alam kong mabuti kayong tao! Nakikiusap ako, iligtas nyo kami! Sapagkat tanging kayo ang makapagliligtas sa amin, nagigihusap ako, iligtas nyo kami, kamahalan! Sa ikabubuti ng taong bahay na pagsuko nyo, kamahalan! Kamahalan, nagmamakaawa ako! Kamahalan! Pakiusap mo! Kamahalan! Sumuko na kayo!
mo sa tingin. Kamahalan! Susuko na ako. Hindi nyo kailangan sumuko. Kamahalan! Ako lang naman ang nais nila. Alam ko ang takbo ng digmaan. Ilang ulit man kayong sumuko, pagsasamantalahan nila tayo't papatayin. Walang habag sa sumusuko ng hindi lumalaban. Bakit pa may bangin sa likod ng kutang ito? Kung hindi man lang natin susubukan lumaban. Ano? Hahayaan ko na lang silang mamatay? Ang pagsuko ko! Ang tanging pag-asa nila! Huwag niyong gawin ito, kamahalan! Huwag na yun! Maharapin ko sila at sakalin ko sila! Hindi, kamahalan! Hinaharap ang takot, hindi sinusukuan! Alam mo ba ang kinatatakutan ko? Ang mamatay kayong lahat ng dahil sa akin. Iyon ang kinatatakutan ko. Kamahalan, kamahalan. Saktan ba kayo? Maging kamahalan mo po kayong lalabas. Huwag mo kayong lumabas doon. Kamahalan. Upang manghalap ng kasabi. Napag-alaman namin narito kayo at nangangailangan ng saklolo. Bukod sa amin, may 100 pa nagtatago sa labas. Gaano kalawak ang dinaanan nyo? Yun ba? Ginawa ang lunggang yun upang gamitin sa pagmamanman, hindi upang daanan kung kaya maliit lang. Ang tanging paraan upang makatakas ang lahat ay sa malaking pinto. Sa tulong ng mga kasama natin sa labas, kakayanin. Sabihan sila maghanda. Susugod tayo bukas ng umaga. Pakidala rito mga kahoy. Konting pukpok pa sa may likod. Pako pa rito. Mag-ingat sa paggawa. Ibay na isang to. Tali na lang yan. O ito ba? Tabi mo na yan. Uy! Italing maigi ang mga gilid. Nakasakay na lahat. Hindi mo pa rin ba nais maging hari? Nyo bang maging sakop ko? Tohu? Ano ang ngalan mo? Ang tunay mong ngalan? Malalaman nyo sakaling makatakas tayo ng ligtas. Magkita tayong muli sa labas.
Umabutan na nila tayo. Ang anak ko. May bangka sa bangbang! Sisakay na sa bangka! Natakot po ako! Magmadali kayo! Mga bata at matatanda! Magmadali kayo! Bilisan niya! Tatalon ka? Isa-isa lang. Magtulakan! Bakit na? Paglilingkod natin bilang kahaliling kawal. Bakit narito pa tayo't lumalaban? Dahil mga kasapi na tayo. Kamahalan! Kamahalan!
May mga takas na naman. Oo nga. Hindi na sila tumigil. Ito ba ang kampo ni General Shin mula sa gangge? Doon po ang mga takas. Hindi kayo maaari rito. Himpilan ito ng mga kawal. Itinanong ko kung ito ang kampo ni General Shin. Bakit mo ba itinatanong? Ipaalam niyo sa kanya na dumating na rito ang kanyang hari. Chronicles.